Hello, magandang araw. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagtatanim ng luya. At sa mga tao na mahilig magtanim sa mga paso, ito ang gagawin ninyo. Bago tayo mag-umpisa, ay ipakita ko muna sa inyo kung saan ako kumukuha ng pagtataniman natin. Now, maghahanap tayo ng pampataba sa ating mga halaman. Maghahanap ako ng carabao manure. Doon sa kabilang kanto, maghahanap tayo. Thank you.
Man sa nutrient ang bulok na dayami. Bago tayo magtanim, titingnan muna natin ang panahon na hindi maulan. Dapat ay mainit at maganda ang ulap. At bago tayo magtanim, ay dapat ay busog tayo. Katulad ngayon, busog na busog pa ako. Pwede na tayong magtanim ng luya. Ito, ihahanda na natin. Uunahin muna natin sa paglagay ang rice hull. Iuna natin ito parang pag mag-ulan or may tubig siya ay dire-diretso dahil walang sagabal sa ilalim. Bago natin itanim ay hindi siya patayo. Ang pagtatanim ng luya ay pabaliktad. Ganito. Kasi pag nakabaliktad ito ay dito sa tutubo sa ilalim. Pagkatapos bago siya magpataas ay nakalaman na siya dito sa ilalim. Kaya marami ang kanyang laman. Dito tutubo siya. Dito tutubo rin. Ayan, marami sa laman. Kaya bago makalabas yung kanyang dahon, ay naglalaman na siya. Ganyan. Pabaliktad ang pagtanim. Kahit isang pirasong luya, ay marami ang laman. Pupunuin niya ito.
Sa mga taong walang malawak na pagtaniman, kahit pasulaan ay hindi kayo magtanim. Yun lang ang ating ipapakita muna sa inyo. Maraming salamat sa inyong Panginoon. Hanggang sa muli.